Magandang araw! Welcome po sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay first-time viewer, maaaring i-click lang ang subscribe button at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. Sa videong ito, bibigyan kita ng tip kung magkano nga ba ang kailangan mong i-provide kung ikaw ay mag-a-avail ng house and lot sa isang subdivision. Naaalala ko, nung ako ay hindi pa nagbebenta ng house and lot or wala pa ako dati sa real estate industry at may mga nakikita ako tungkol sa pagbili ng bahay. Ang thinking ko noon kapag ka tungkol sa pagbili ng bahay ay mahal yan. Laging yun ang nasa isip ko na kailangan mag-provide ako ng malaki. Ay, pag-iipunan ko pa yan bago ako makabili. So noon, yun yung pananaw ko. At ngayon, na nandito na ako sa pagbebenta ng house and lot, nalaman ko kung nasa magkano ba kailangan mong i-prepare o i-provide kung ikaw ay mag-a-avail ng house and lot. Kaya nga, manood ka lang para malaman mo at mag-guide ka kung ano o magkano nga ba talaga ang kailangan mong i-prepare kapag ikaw ay mag-a-avail ng house and lot. Una, bakit ba kailangan mong bumili ng bahay? So, ito ba ay para sa primary home? Kung ikaw halimbawa ay nagre-renta, gusto mong bumili ng bahay para imbes na magrenta, mas gusto mong magkaroon ng sariling bahay na. Or pangalawa, ito ay pwedeng for investment purposes only, for rental soon na magkakaroon ng income later on. Kailangan mo munang i-assess kung bakit ka ba bibili ng bahay. Number 2, urgency. Urgent na ba na kailangan makabili ka right away? So, kailangan mong malaman kung gaano ba ka-urgent yung pagbili mo ng bahay. Tanong, malaking halaga ba ang kailangan mong i-provide kapag ikaw ay mag-a-avail ng house and lot? Depende yun. Depende kung ano ba ang gusto mong i-avail. Una, ano ba ang gusto mong mode of payment? May mga tatlo tayong paraan para makapagbayad ng unit na i-a-avail mo. Una, cash. So, syempre, magkano ang kailangan mong i-provide kapag ikaw ay magbabayad ng cash? So, syempre, kailangan mong bayaran ang kabuuang presyo ng bahay na i-a-avail mo. May mga developer na kapag ikaw ay nagbayad ng cash sa unit na in-avail mo, may mga discounts silang ino-offer. At ang mga discounts na ino-offer ng mga developer ay iba-iba. Pangalawa, ang deferred cash. Ang deferred cash ay binabayaran sa loob ng 2 taon, 3 taon, o 5 taon. Madalas kapag ito ay babayaran mo lamang sa loob ng 2 taon, ang developer ay hindi na nagbibigay ng interest. So, babayaran mo yung kabuuang presyo without interest. Pero, paalala ko lang sa inyo, may mga ibang developer na hindi na nagbibigay ng interest. So, ang maximum na ino-offer ng mga developer para bayaran ang iyong i-a-avail through deferred cash ay up to 5 years to pay. Pero syempre, kapag ikaw ay nag-avail na ng 5 years to pay, automatic meron ng ipapatong na interest si developers niyo. At kapag deferred cash, syempre, kung ang presyo ng bahay ay 1 million or 1 million at 2 taon mo gustong bayaran ng 1 million, i-divide mo lang ito sa 24 months. Pero syempre, either cash or deferred cash man ang i-avail mo, kailangan mo pa rin mag-provide ng reservation fee bago mo ito ma-fully pay. So, yung reservation fee na babayad mo ay ileless naman doon sa later on i-divide in case 24 months mo ito babayaran. At ang pangatlo ay ang hulugan. So, syempre, napakabenta ng hulugan dahil
iilan lang ang may capability na magbayad ng cash. At ang iba pa nga, kahit capable na sila or pwede na silang magbayad ng cash, mas pinipili pa rin nila ng hulugan dahil nga mas magaan ito. So, magkano at ano ang kailangan mong i-provide kapag ikaw ay mag-a-avail ng hulugan? So, syempre, una, ipoprovide mo ang reservation fee. Pangalawa, kailangan maghanda ka para sa down payment. Pero ang maganda sa hulugan, ang down payment ay pwede mong bayaran sa medyo mahaba-habang panahon. Hindi mo naman kailangang bayaran ang down payment right away. So, may mga developer na nag-o-offer ng 18 months to pay, 24 months to pay, etc. Pagkatapos mong magbayad ng down payment sa hulugan na paraan, ang hihintayin mo naman at paghahandaan mong bayaran ay ang monthly amortization. So, ang monthly amortization ay ang babayaran mo doon sa Pag-IBIG o kay bank financing. So, pag bank financing, maximum yan of 20 years to pay. At ang Pag-IBIG naman, maximum of 30 years to pay. Pero syempre, depende pa rin yun sa assessment ni developer sa iyong pag-apply kung ano ba best at suitable sa iyo. Susunod na tanong, ano naman ang gusto mong i-avail? Pre-selling ba? Or ready for occupancy? Doon din nagbabatay ang kailangan mong i-prepare na amount sa i-a-avail mo. Halimbawa, ikaw ay mag-a-avail ng ready for occupancy. Ang RFO ay mas mabilis na i-turnover dahil ito ay ang bahay na nakatayo na. So, ano ang kailangan mong i-provide? Una, syempre kailangan mong mag-provide ng reservation fee. At dahil ito ay ready for occupancy, meron din itong down payment. So, kapag ready for occupancy, nakabase din ang amount na kailangan mong i-prepare o i-provide doon sa status ng bahay na i-aavail mo. Bakit? Halimbawa ay RFO. Ready for occupancy ang iyong gusto o preferred na unit na i-aavail. So, dahil ready for occupancy ito, mas maiksi ang panahon ng pagbabayad mo ng down payment. So, kung ang halaga ng down payment ay nasa 200,000, kailangan mag-ready ka ng 200,000 para sa iyong down payment. So, ano-ano yung mga kailangan mong i-provide? Siyempre, reservation fee at yung down payment. At later on, yung magiging monthly amortization mo. So, kung ikaw ay mag-a-avail ng ready for occupancy, papaalala ko sa iyo, mas maiksi ang months to pay or mas maiksi ang down payment terms na ibibigay sa unit developer. Usually, nasa 4 years up to 12 years to pay ang ready for occupancy. Dapat mag-ready ka ng iyong budget para sa down payment. Pre-selling ba ang i-a-avail mo? Ang pre-selling ay ang mga itatayong bahay pa lamang. So, yun yung mga once na nag-tripping ka, makikita mo na lupa, damuhan, o bukid pa lamang. So, kapag ikaw ay mag-a-avail ng pre-selling, i-expect mo na nasa 3 up to 4 years turnover pa bago mo yan malipatan. So, syempre, ang kailangan mong i-provide kapag pre-selling, number 1, ay ang reservation fee. So, ang maganda kapag pre-selling, halimbawa, ang down payment terms ay 24 months to pay, medyo maliit lang yung iyong ipoprovide monthly. Dahil mas mahaba, let's say, ang iyong down payment ay 200,000, i-divide mo yon by 24 months at yun ang kailangan mong iprovide every month. Bilang isang ahente, ang tip ko sa'yo, kapag ikaw ay mag-avail ng house and land, kailangan mong i-assess kung ano yung capability mo of paying. Cash ba siya or installment? So, syempre, ang pinaka-importante pa rin ay kung
ano yung kakayahan mo sa pagbabayad. Dahil lahat ng mga payments na ibibigay natin ay posibleng masayang kung tayo ay hindi handa sa mga bayarin later on. I-review lang natin ang lahat ng dapat mong tandaan sa amount na kailangan mong i-provide kapag ikaw na ay mag-aawi. Una, bakit ka nga ba kukuha ng bahay? Pangalawa, yung urgency. Urgent ba ang pagkuha mo? Pangatlo, ano ang mode of payment na gusto mo? Cash ba, deferred cash, or installment? Pang-apat, ano ang gusto mong i-avail? Ready for occupancy ba or pre-selling? So lahat ng mga nabanggit natin ay kailangan mong i-consider kapag ikaw ay mag-a-avail na ng unit na gusto mo. So sana nakatulong ang video na ito para maihanda mo ang amount na kailangan mo i-provide kapag ikaw ay mag-a-avail na ng house and land. Maraming salamat sa inyong panunood. Muli, ako po si Timberlite Miguel, isang public school teacher at isang licensed real estate salesperson na naniniwalang kung may pangarap, may aksyon, siguradong may tagumpay. Thank you and God bless.